Hello guys, welcome to my live video tutorial in my Yubs repair playlist. Good morning. Salamat sa lahat sa manonood ngayon sa aking restoration, electric fan restoration and stator replacement. Salamat sa Diyos guys that safe tayo lahat. Salamat na nasa pan tayo ngayong lahat. Mabuting kalagayan. Sa kabila ng COVID-19 pandemic. Salamat sa Diyos guys. Salamat tayo. Sana mawakasan na itong pandemic na to, dahil alam natin siya lang ang may kapangyarihan na i-reverse ang nangyayari sa buong mundo. Okay guys, at anyway, umpisahan na natin yung kuan natin para kuan itong electric fan restoration and stator replacement. To guys, at ito, nakabili ako ng kuan stator. Ito yung stator guys ng electric fan. Ang history nitong stand fan na to guys, ito guys. Ito, nilinis ko na para hindi tayo matagalan. Nilinis ko na guys. Ngayon, ang kuan na to, mumurahin lang tong electric fan kasi ang story nito dinala ng senior. Ka-senior. Dinala dito. Ayaw daw gumana. At yun, sinik ko. Nasunog yung stator. Itong ganito. Nagtanong siya kung magkano raw yung kuan. Sabi ko, in-estimate ko mga 350. Kasama na yung labor dahil kuha naman siya eh. Yung senior. Kapag senior dito guys, may discount sa akin ang mga senior. Ngayon, ayaw na niyang ipa-repair. Ayaw na niyang gastusan. Siguro, mumurahin lang kasi ito. Mid-NC. naka-stock lang. Matagal na itong naka-stock. Kaya naisip ko, mag-live ako sa Yubs Repair Playlist para yung gustong mag-repair, mag-DIY, mga nanay, tatay, lolo, o si kuya, si ate, na gustong mag-DIY. Kasi alam ko, sa lahat ng bahay, may mga naka-stock dyan na nakatiwangwang dyan na electric fan o stand fan na hindi natin alam kung anong hindi nyo alam kung anong sira. Siyempre lalo ngayon sarado yung mga shop, sa mga repair shop. At ngayon para may share ko yung kuan guys, kahit man lang kaunting bagay para ma-repair nyo yung mga naka-imbak yan, mga abubot dyan para magamit, lalo ngayon tag-init. Kaya naisip ko na mag-live tutorial ako tungkol dito sa mga may gustong mag-repair, may passion kasi to guys, may tiyaga, may kuan to eh, yung pasensya. Kapag mahaba ka ng pasensya sa repair, yun, bagay ka doon. Pero kung wala kang pasensya, kasi minsan nagre-repair tayo, hindi natin masolve yung problema. Nabuburyong tayo. Yung wala tayong pasensya ba, tapon mo na lang yun, hindi mo natatapusin. Yun, hindi mo yun passion. Kaya sa repair talaga, sipag at tiyaga at pasensya. Kaya guys, ito guys, i-restore natin to. Magagamit ko na rin to dahil na kinuan ko na eh yung tawag nito,
binilhan ko na ng mga pisa. At ito. Ito yung kuha niya, guys. Ilinis ko na, guys, para hindi tayo magtagal. Yung mga ka-senior dyan, tatay, lolo, nanay. Nilinis ko na. Ang isang tips ko sa inyo, paglinis ng electric fan, huwag kayong gumamit ng detergent soap para iwas kalawang. Kasi kapag ito, sa katagalan, babakbak yung pintura, papasok ngayon yung tubig, yun, kakalawangin na yan. Pangit na tingnan, guys. So, ang gamitin nyo, dishwashing liquid soap. Yun ang tips ko sa inyo, mga nanay, tatay, lolo, kuya, ate. Basta, para magtagal yung electric pan nyo. Itong, ano to, dahil kakalawangin to, bakal lang loob nito. Well. Ngayon, umpisa na tayo dito sa salamat, Sulamilio Ed. Regards dyan. Dali Jid. Thank you. Sa iba na hindi nakapanood sa umpisa, i-replay na lang niyo ito sa post ko sa Yobs Repair Playlist. I-replay na lang niyo at mag-comment kayo doon. Kung may mga tanong kayo doon, handa akong sagutin yon sa abot ng aking makakaya na sagutin ang inyong mga tanong. Ngayon, hindi ko muna sagutin kung may magtanong. Hindi ko muna sagutin dahil nga gagawa tayo. After na matapos tong live na to, saka ko kayo balikan. Guys. Okay, guys. Ito, guys. Dahil stator yung sunog, bumili ako ng stator, guys. Ito. Pag bumili ka ng stator, guys, dalhin mo yung luma. Dalhin mo yung luma kasi i-test nila, i-check nila yung butas sa rotor. Kung magkatugma yung butas, kung kasing laki. At saka itong kapal. Kapal ng sheet metal o laminations. Lamination sheets. Kaya dalhin nyo yung bakal. Kasi iiwan din nyo yung bakal, guys. Pag bumili kayo nito sa mga nagbibinta ng kuan, yung electric parts, electric pan, iiwan nila to, yung nasunog o sira. Ngayon, yun na nga, dalhin nyo yung sample para matingnan nila yung kapal ng metal sheets o lamination sheets o yung laki ng rotor. Yun. Ito, guys, kasi i-CQ ngayon, walang stock yung suki ko. Makapal konti ito. Makapal yung kanya ito. Makapal. Hindi siya pareho nung original na stator. Pero kinuha ko pa rin kasi doon na ako mag-adjust ay magdagdag doon sa spacer dito. Dito ako mag-adjust kasi makapal to. Magdagdag ako ng spacer dito, washer. Plastic spacer washer dito, guys. Bawat sa rear at saka front shafting. Ito yung rotor, guys, sa electric pan. Ito yung rotor. Ito yung shafting. Ito yung mga spacers para hindi siya lumalapat dito sa bushing. Ito, guys, bushing. Ito yung bushing. Dalawa yan. Rear at front bushing. Yun ang kalamita masira. Kaya nasunog tong stator na to dahil nag-stack up to, guys. To nasa loob, di ba? Ngayon yung bearing at saka itong shafting nag-stack up. Hindi na siya iikot. Matigas. O minsan, tumigil na talaga siya. Tapos, tumigil siya at naka-on yung electric pan nyo. Yun ang delikado, guys.
kung walang thermal fuse. Kung walang thermal fuse to, masusunog yung nag-short hanggang masi-short hanggang papunta doon sa saksakan ng bahay nyo. Yun ang minsan ang cause ng sunog ng bahay, ng electric pan. Kaya yung mga electric pan, yung mga bago, may mga thermal fuse, safety fuse. Yun ang sinatawag na safety fuse. Kapag na-reach na niya yung temperature, kapag uminit na to, ayaw na umikot, iinit nga yung itong stator motor, susunog na. Masusunog na yung thermal fuse. Ito guys. Ito. Ito yung thermal fuse na importante sa lahat. Ito ginagamit to talaga sa mga heating appliances katulad ng electric pan, plancha, mga rice cooker, mga oven, yung umiinit, mga itong iba, yung oven, kailangan ng thermal fuse para ma-cut off yung power sa circuit. Ito ang importante. Kasi sa loob nitong thermal fuse, mayroon siyang pellets, millable pellets, at saka naka-hold yung wire. Kapag na-reach na niya yung temperature, ito 115 degrees Celsius. Itong thermal fuse na to, 250 volts, 2 amperes. 2 amperes guys. So, kapag na-reach niya yun, umiinit na itong stator, ma-reach niya yung 115 degrees Celsius, mag-cut off, ma-melt na yung pellets sa loob nito. Kaya, wala nang dadalol yung live wire, wala na, na-cut na niya yung circuit. Kaya, hindi na siya tatagos doon sa mag-short doon sa saksakan o hanggang sa outlet ng bahay nyo. Ito pinaka-importante guys. Kaya lang, itong mga rewind na nabibili natin, walang thermal fuse to guys. Ito. Hindi nila nilagyan ng thermal fuse. Kasi, ina-adjust na lang nila sa rewind. Pero hindi pa rin tayo kumpiyansa na walang thermal fuse. Kaya sa tutorial na ngayon, isama ko na yung thermal fuse. Lagyan natin ng thermal fuse itong stator. Para hindi na tayo guys, para hindi na tayo nag-interrupt. Ngayon guys, para hindi na natin to tanggalin, kasi malili ito, kahihib lang yung mga windings nito, may hiblang buhok lang to. Kapag may naputol ka nito, wala na rin tong stator mo. Kaya, ang gawin natin dito, magdagdag ako ng thermal fuse na hindi natin dito ilagay sa loob, wala nang tanggalan. Sa labas ko na ilagay guys. Tulad nito. Kuha lang ako ng wire. Ito guys, importante ito for safety. Pwede naman to. Pwede ko nang ikabit to. Walang thermal fuse. Kaya hindi ako kumpiyansa. Kapag nag-repair ako, kailangan may thermal fuse ang stator. Ngayon, ikuan muna natin itong stator na to. Pag bumili kayo ng stator, hindi nyo alam kung nasaan yung speeds. Alam mo na to, dalawang pareho ang kulay. Ito ang kapasitor. Dito nakakabit itong kapasitor. Kahit magbaliktaran yan, walang problema.
Kahit magkabaliktaran yan, guys. Walang color coding itong kapasitor. Basta itong dalawang yellow, magkapareho ang kulay. Kahit saan dito sa wire na to, kahit saan dito sa wire na to. Alam mo na. Ang hanapin lang natin, hanapin nyo. Kaya guys, importante mayroon kayong tester. Digital tester sa nag-repair. Ang kan pa pala, nakalimutan ko. Kapag gusto nyo mag-DIY, ang ipundar nyo, itong mumurahin na tester, guys. To. Hindi ito, hindi kumpleto ang mood selector niya. Pero nagagamit mo sa mga nag-uumpisa dyan na gustong mag-DIY. Bumili kayo nito, 250 lang yata ito eh. 250. Ngayon, ang ipundar nyo, screwdriver, pliers, yan guys, tester, mayroon kayong electrical tape, at saka panghinang, soldering iron, panghinang, at saka soldering lead. Kahit ito lang muna ang makuha nyo guys, may punda. 1, 2, 3, 4, 5. Pwede na kayo mag-repair ng sarili nyo. Yung mga sira-sira dyan sa tabi-tabi. At total, nandito na tayo. Kapag may sira kayo ng kuan guys, electric pan, ang unahin yung i-check yung cord. Baka doon lang yung problema. Iwanan muna natin tong stator. Isama ko na yung tips paano magkuhan sa umpisa. Halimbawa, biglang tumigil ang electric pan nyo. Tingnan nyo ang cord. Ito, itong cord. Ito ng cord ng electric stand pan natin ngayon. Tingnan nyo kung may kuhan, continuity. Baka putol lang yung cord. Baka putol lang yung isang linya. Tingnan nyo guys. I-check nyo. Kaya importante ito. Yung tester. Isit lang nyo dito sa... Kasi sa mga kuan, baguhan, ito another tutorial sana to. Another tutorial itong paggamit na ng digital. Dahil maraming hindi alam paano paggamit ng tester. Ngayon, ang ituro ko sa inyo, itong kuan na to, itong yan, yung selector na yan, diode. Dito ka na lang mag-stay lagi kapag nag-repair ka ng isit mo yan dito. Yan, yung may drawing na yan. Diyan mo isit lagi kapag nag-repair ka ng electric pan. Kasi nare-read mo dito yung resistance at continuity. Yan. Nababasa mo dito resistance at saka continuity. Huwag na kayong munang pumunta dito sa iba. O kung mag-check kayo ng power, i-check, ilipat nyo dito. Importante din to, easy. Dito. Easy power. Ito. At saka ito, DC. Dito sa kaliwa, DC naman. Yan lang, tatlo muna. Yung tatlo lang muna ang i-kuan nyo, i-master sa mga baguhan dyan. Huwag na kayong pumunta sa ibang mga seleksyon dito. Huwag na kayong ibang pumunta muna. Dito sa AC, DC, at saka dito sa diode selector. Diode selector. Dito ka mag-concentrate. Mabasa mo, makita mo kung walang continuity o walang resistance dito guys. Kaya importante itong tester sa mga gustong mag-repair. Yun. Umpisang-umpisa, kapag tumigil yung kuan nyo, i-check nyo yung continuity nitong cord. Baka putol. Diba? Eh, sandali lang kuan nyo, electrical tip lang katapat nun eh. Diba? Check nyo. Yan. Wala. Kabila. Kabilang, yan. Yun, mayroon. Hindi ko na ipakita guys. Walang maghawak. O, mayroon. Mayroong continuity. Yung isang wire. O, yung isang wire, mayroon ding continuity. So,
Ang cord nyo, okay ang cord. Walang problema sa cord. Ang pangalawa nyo i-check, yung switch. Kasi sa circuit ng electric pan circuit, apat lang yun guys. Kasenior, apat. Power source. Galing sa power source, pupunta ka ng wiring. Galing sa wiring, check mo yung wiring, pupunta ka sa switch. Pagdating ng switch, pupunta ka ng load. Yun na yun, itong load, itong motor, yun na yung load niya. Kaya itris mo, galing sa power source, baka naman yung saksakan nyo, walang power. Diba? Kaya kailangan itis nyo dito. Pag nagtis ka ng saksakan sa power 220 volts, dito nyo ilagay sa AC. Pero ingat lang kayo guys dahil nakakamatay ang kuryente. Yun. Pag na-check nyo yung saksakan, may power. Pag check nyo sa cord, okay ang cord. Punta kayo sa switch. Ito yung switch na ikuha natin mamaya. Ito may timer to eh. O ito, kung may timer to, yung iba, wala nang timer. Diretso na dito sa on-off switch selector dito. Ito may timer. Kaya galing sa power, pupunta ng timer. Pag okay ang timer, pupunta dito sa switch. Yun. Pag okay to, ay punta ka na dito. Nandito na yung problema. So, yung electric pan mo, baka doon lang banda sa tatlong components ng circuit, hindi ka na pupunta dito. Diba guys? Kaya, kapag okay lahat to, yung nabanggit ko, pupunta ka na dito sa motor. Pupunta ka na sa stator motor. Baka, pagdating mo doon guys, ang tip ko rin sa inyo, huwag niyong basta-basta i-dismantle yung motor stator. Tula dito guys. May luma ako dito. Ito luma. Halimbawa, na-check mo na lahat, okay. Okay ang power source, okay ang wiring, okay ang switch o timer. So, dito ka na mag-concentrate. Dito na. So, huwag nyo agad na bubuksan. I-check nyo muna yung resistance. Siyempre, kung walang resistance itong stator, ma-check mo naman yun kung walang resistance. Halimbawa, binaklas mo na yun. Ay, halimbawa guys, dito muna tayo. Dito sa technique na i-check nyo muna yung kuhan. Clearance. Halimbawa, masyadong malaki ang clearance. Yan o. At saka i-check nyo dito. Pag tinor nyo ito nga matigas, pag matigas yung shafting, wala na. First, ang kuan mo, ang first problema nun, yung bushing at itong shafting, nag-stack up. So, kapag na-stack up ang bushing at itong shafting, ayaw na umikot, sinunog ngayon ang thermal fuse. Sinunog niya yung thermal fuse natin. Ito. Dito sa stator. Ito ang nasunog. Kapag hindi naman nangamoy, hindi naman nag-spark yung kanyo, motor. Ito lang ang nasunog. Ito lang ang papalitan nyo doon sa loob. Yun guys. Yun ang unang-unang gagawin nyo. Ngayon, balik tayo dito guys sa thank you for watching, Cecil, Ricarte, Jameson, Abelia, Tabit, Rodriguez. Thank you guys. Sana matuto rin kayo. Kung meron naman akong hindi tama na sinasabi, just correct me in the comment section. Kasi pag katapos nito, saka ko kayo sagutin sa mga comments at sa mga hindi tama na nabanggit ko guys. Okay guys. Ngayon guys, dito na tayo, balik tayo dito sa stator.
lalagyan natin ng thermal fuse kasi walang thermal fuse yung mga bagong rewind na nabibili nyo dyan sa mga store, sa mga nagbibinta ng electric fan parts. Ngayon, i-check nyo muna. Ito, idamay ko na rin to. Idamay ko na rin to sa tutorial. Itong paghanap ng common wire at saka speed ng electric fan nyo. Halimbawa, nakabili kayo ng stator. O kung kuan naman, para madali, kapag bumili kayo ng stator doon sa store, ipat-check nyo kung tama. Tsaka ipakuan nyo yung speed number 1, speed number 2. Halimbawa, speed number 1, itong puti, ipabuhol nyo. Buhol nyo ng isa. Yun ang tanda nyo, ha. Halimbawa, itong black, ang number 2, ipabuhol nyo ng dalawa. Dalawang buhol. Yan, dalawang buhol. Para pagdating ng bahay, alam mo na. Alam mo na kung sa anong speed, saan mo ikabit. Itong red, kung number 3 to, number 3, tatlong buhol. Guys. Yan, para hindi na kayo mag-testing doon. Yan. Ito ang number 3 speed. Itong black ang number 2. Ang white ang number 1 speed. Kapag bumili kayo ng stator. At itong green, ito na yung common live. Ito na. At saka may yung pang dalawang natira. Yan. Itong dalawa, kapasitor to. Nung parehong kulay dito. San sinabi ko na, kahit magbaliktaran yan, walang problema. Ito lang ang kuan, yung common wire o live wire. Ngayon, i-check nyo. Idagdag ko na lang to sa tutorial natin. Paano hanapin yung speed? Kung halimbawa, nasa bahay ka, nakalimutan mong ipabuhol to. Pero may tester ka naman. May tester ka naman. Ngayon, isit na agad nyo dito. Huwag na kayong, basta mga baguhan pa lang, dito na agad. Huwag na kayong alis dito sa mga, kapag nagkuhan kayo, nag-check kayo ng resistance at saka continuity, dito na lang kayo. Pwede naman din sa ohms. Ang gagamit, itong ohms na to, para hindi tayo maguluhan, kung walang capacitance, pwede rin magamit sa pag-check ng capacitor. Itong 2000K. Pero hindi natin isingit muna to dahil baka maguluhan kayo. Yan. Diyan ninyo na ikuan. Resistance saka continuity na dito. Huwag na kayong alis dyan kapag nagkuhan kayo. Saka ito naman dito, alam na ninyo itong black common at saka itong red. Kung ito yung ilipat mo kung ohms o sa volts. Nakalagay naman dito eh. Steady na rin to siya. Basta itong black, sa common yan lagi, yung black sa common. Ngayon guys, i-check natin kung saan yung common wire. Importante kasi malukit mo common wire at saka yung speed. Ito. Kalimitan guys, ang common green. Kalimitan yon. Pero hindi lahat na nag-rewind. Nag-follow ng color coding. So, ito, didirekta ako ng green, testing ko. Yung positive to green. Ngayon, ang tekniko kasi, parang hindi na tayo matagalan, itong dalawang kapasitor, guys. Kukuha ako ng kuan dahil hindi ko makita yung kuan. Hindi nyo makita yung tester kung anong kalagayan sa tester.
Kuha ko ng clip. Itong positive clip, ilagay ko dito sa green. Dahil ito na yung first kuhan ko, presumption na ito yung common wire, lab wire. Yan. Ngayon, itong, ang technique nito, itong dalawang yellow sa kapasitor. Para malukit nyo agad yung live o common wire. Ilagay ko dito sa yellow na isa. Yung wire papuntang kapasitor. Yan. Yan ang reading. Natanggal, guys. Ayan. Na galaw yung kuha natin. Yan, guys, oh. Yan. Mababa ang reading. Tandaan mo, kung mababa ang reading ng isang yellow, yung isang yellow para sa kapasitor, eh, yun na yun. Yun na yung common wire, yung green. Kasi kung ilagay natin sa isang yellow, yung negative, ilagay natin sa isang yellow, yan, mataas yung resistance ohms. Yan. Mataas ang resistance ohms. So, itong green, ang common wire. Ito. Ito yung live wire. Ito yung i-connect mo doon sa live wire. Sa saksakan. Dito. Kapag malaman nyo mamaya, guys, ikuha natin. Ngayon, ang speed naman. Speed. I-steady mo lang tong, alam mo na, itong common, green. I-steady mo yung positive. At pumunta ka dito sa tatlo. Dito sa tatlo. Yan. Pag sa tatlo na to, kung sino yung pinakamataas ang reading, ang resistance ohms, yun ang number one. Halimbawa, ito yung number one ko, itong white. Yan. Yan ang reading. Sa tatlo na to, kung ano ang pinakamataas, yun ang speed number 1. Ilagay lang natin 453. Ilista nyo, guys, yung kuan, kapag nag-repair kayo para hindi kayo makuan, malilito. Punta tayo sa black. Yung number, yung white, 453. Black. Yan. Mababa konti sa white. Yung black. Mababa konti sa white. Punta tayo sa red. Red. Oh, mababa. Siya ang pinakababa, ang red. Yan. Resistance ohms. Siya ang pinakababa. So, alam na natin, ang pinakamataas, ang white. Binuhol na natin, isang buhol. Pangalawang pinakamataas, black, dalawang buhol, speed number 2. Ang pinakababa na resistance, itong red. So, ito ang speed number 3. Ibubuhol mo, tatlong buhol. Para pagkabit mo, hindi mo ma... O, isulat mo. White, number speed 1. Black, speed 2. Red, speed 3. Para hindi... At saka green, common wire.
Itong yellow, wala na yun. Dahil pwede nang magbaliktad-baliktad yun. So, punta tayo dito guys sa pagkabit ng thermal fuse. Isingit ko na to. Sinsya na kayo kung matagal. Dahil kung ikuan pa natin to sa ibang tutorial, kuan. Baka mainip na kayo, hindi na kayo. Ito yun. Lalagyan natin ng thermal fuse to dahil walang thermal fuse ang kapag bumili kayo ng ganito. Yung mga rewind. Hindi nila nilalagyan ng thermal fuse. For safety, ako, nilalagyan ko. Ang ilagay sa labas. Para hindi tayo magtagal. Sa iba dyan na bagong napanood. Hi, G. John Ace. Ba? Mga pamangkin ko, ha, nandyan na. Ito, sa mga bago pa dyan, ito ang thermal fuse. 115 degrees Celsius, 250 volts, 2 amperes. 2 amperes lagi yun guys sa mga 40 watts. 40 hanggang 50 watts, 2 amperes lang yun, mga thermal fuse. Ngayon, para hindi tayo magtagal, gumawa na ako ng ito. Ito ay kabit ko. Nandito na yung thermal fuse. Hininang ko na. Nilagyan ko na ng mga insulator protection sa wire. Kailangan mong lagyan mo na. Pati yung thermal fuse, lagyan mo ng protection. Insulator. Wala tayong yung shrink cable. Ito na lang nilagay natin. Pareho lang yan. Yung parang fiberglass na heat resistance na insulator. Yun, gumawa na ako guys. Nandito na yung thermal fuse sa gitna. Ito. Nandito na to para hindi tayo magtagal. At saka hininang ko na sa dulo. Para sa iba, dahil yung capacitor yellow, halimbawa ito, ito yung i-rewind ko muna ito bagawa nito. Yung wire ng capacitor, yellow. O, di ilagay mo yung yellow dyan. Bago mo hinangkuan. Yan. I-rewind ko lang, guys. Tapos, ito. Ang common naman, green. So, ilagay mo. Yan. Kasi sa loob nito, guys, ito. Sa loob ng windings nito, ang nagkadikit lang nito, ito. Itong yellow at saka yung green. Wala itong hindi nilagyan ng thermal fuse sa loob. Kaya ang ginawa, dinirekta. Yan. Yan ang nagkakabit dito sa loob, yung yellow capacitor at saka itong common. Yun ang kuan guys sa loob. Walang thermal fuse. Pwede 'yun, direkta 'yun. Kaya hindi safe yun sa short. Kapag nagka-short, may tendency masunog yung motor. Magkano yung motor? 190 ang bili ko nito guys. Dati 180 lang to. Nagmahal, ECQ. 190 na. Kasi wala. Nalalockdown yung delivery. Yun ang nangyari guys. Kaya ang kuha natin dito, biyakin natin to. Instead na magkasama siya, instead na magkasama siya, kunan natin, lagyan natin sa gitna ng, yun ang sinasabi ko, lagyan natin ng lagyan natin siya sa gitna ng thermal fuse. Yan. Lagyan natin sa gitna. Kasi, kapag uminit na yung stator motor mo, mag-cut off na ang power. So, ang circuit, nag-break ko na yung circuit. Pinutol na yung power ng circuit. Kaya wala na siyang papasok na kuryente sa loob ng electric fan mo. Kahit na iwanan mo nakasaksak o naka-on yung electric fan mo, wala nang tendency na masunog ang electric fan at wala nang tendency masunog ang bahay nyo. Kasi hindi na kakalat dun eh. Hindi na. Kasi pinutol na dito. Kaya pinaka-importante ito guys.
sa motor. Ito na, ginawa ko na guys. Ikabit na lang natin. Ginawa ko na. Ihanap na lang natin ng pwisto. Yan. Ito na guys. Oh. Ito yung common, ito yung kapasitor. Ito yung nangyari sa loob nito. Gagawa ako sa labas para hindi na tayo magtanggal-tanggal. Mahirapan tayo doon. Maliliit yung wire. Baka maputol pa natin. Tapos, kumuha na lang kayo ng tie wire. Ito. Lagyan na lang niyo yung siguraduhin niyo mayroong kuan guys, insulator. Kasi bawal magdikit 'yun, magkadikit dito sa windings, masusunog lalo. Kaya kailangan lagyan niyo ng mga protection insulator. 'Yun. Nailagay ko na. Ibalik ko itong yelo. Para magkasama sila doon sa yan guys. Hindi nyo makita guys. Yan. Binalik ko dito sa kuha ng wire. Lagyan pa ng ito. Yan. Yan na guys. Ito yung kapasitor. Ito yung sa common. Ngayon, dalawa na ang common. Dalawa na ang common, green. I-condemn nyo to guys. Ito wala na to. I-condemn na ninyo to. Pag nag-condemn kayo nito, kailangan i-safety rin nyo. Lagyan nyo na ang protection. Putulin na ninyo yung original na common wire. Putulin na ninyo. Yan. Saka lagyan nyo ng insulator para hindi naman siya mag-short-short doon kung halimbawa lumapat siya doon sa windings. Lagyan nyo. Tapos, itali nyo. Uli. Itali nyo uli, guys. Salamat sa nanonood dyan. Mga kababayan ko, mga pamangkin ko. Regards sa lahat. Yan na guys. Ay, hindi ko naisama yung kuan. Ito, lalagyan ko pa ng kuan to. Ito, dahil nga dumidikit yun, dumidikit yan dito sa windings. Dumidikit sa windings. Lagyan nyo yun ng insulator protection yung wire. Yun. Bago nyo itali. Para safety lahat, hindi siya magka-short-short sa one.
Hindi nyo nakita. Kita ba ko dyan? Yan. Nilagay ko na yung thermal fuse, guys. Ka-senior. Kuya, ati. Apo. Yan na. Ito na yung thermal fuse natin na sa labas. Ngayon, nagtaka na naman kayo, bakit tatlo na naman yung yelo? Oh. Yung green, pinutol na natin yung isa, kinundim na. Ito namang tatlo, yelo, kapasitor, nagiging tatlo. So, yung testing natin kanina, kung ano yung pinakababa na resistance ohms sa dalawa, hindi mo natin isama to dahil ito yung bagong kabit. Itong original. Testing natin uli. Testing natin uli, guys. Ito, dito na tayo mag-testing sa bagong common. Ito yung bagong kinabit natin. Konektado doon sa thermal fuse. Yan, positive, common. Ngayon, yung negative, hanapin nyo ang pinakamababa na resistance. Doon nakakabit yung common, di ba? Ito muna ang isa. Ito. Ito muna tayo sa kuwan pala, guys. Nakalimutan natin kanin yung kuwan. Lagyan ng marka. Dito muna tayo sa original na kuwan, guys. Na common. Doon muna tayo sa original na common muna para matrace natin yung mababang. So guys, ito ang pinakamababa ito. Testing natin ito. Yan. Mataas ang ohms. Resistance ohms. So, ito ang pinakababa. Dito natin ikabit itong bagong connection natin sa kapasitor. Silang dalawa ang magkasama. Yan. Kasi nilabas lang natin yung wire eh. Yan. Nilabas lang natin yung wire. Ngayon, itesting natin uli. Sa bagong dito sa bagong common na meron siyang thermal fuse. Ito yung bago. Kinundim na natin yung isa. Yan. Tapos, ay hindi, itong red. Itong red, guys. Kamali. Red, green. Saka itong negative. Dalawa na to. Dahil nga, nilabas na natin yung kan. Yan, guys. Mababa siya. Mababang resistance ohms. So, okay na, guys.
Ito. Pag kinabit mo sa kwanto, kapasitor, halimbawa, itong kapasitor, ikabit mo dito sa isa. Mamaya guys, pag na-full na natin to, maibalik na natin to. At saka yung isang nag-iisa, dito sa isa, kahit magbaliktaran yan, walang problema yan kapag nagkabaliktaran. Walang negative, walang positive dyan. Yan. Yan ang mangyayari sa labas mamaya. Dalawa dito, dalawa wire, isa dito. So, ikabit na natin. Tanggalin muna natin to. Saka, bago ko makalimutan guys, bago kayo mag-final, i-check nyo kung may short ng motor. Itong red, saka Kumo nakakabit. At saka itong negative, ikuha nyo doon sa body, dito sa metal sheet. I-scratch nyo. Kung walang reading to, okay ang motor, walang shortage. Kung walang reading. Kapag may reading, huwag nyo ituloy. Baka nagkadikit-dikit yung wire. Yan, walang reading. Yun ang last na i-check nyo. Bago nyo ipasok to. Tanggalin na natin yung buhol. Alam na natin to eh. O tsaka nakalista naman ninyo. Ilista nyo. Sa mga gustong mag-repair, ilista nyo. Itong white, isang buhol, number one. Yan. At saka itong ito, wag niyo yung kunin to dahil nalukit na natin to. Wag niyo itong tanggalin. Isama-sama mo na yung dalawa na yan. Yan na guys. Ibalik na natin. Ibalik na natin dito. Ngayon, makapal kaunti ito eh. Wala akong nabili na pareho ang kapal. Makapal kaunti itong kuan na to. Itong lamination sheet. Kaya magdagdag tayo ng washer. Spacer. Washer spacer, guys. Ito, bumili rin ako kung in case. Nabibili din to. Kapag ito, nasisira to. Itong may parang blade. Ito kasing may blade, guys. Ang purpose nitong may blade, ito ang nagpapalamig ng stator motor. Ito. Kapag nasira na to, minsan mabrittle na to eh. Matanggal na lang tong mga blade na yan, di ba? Matitira itong itim, itong ito. Ito puti naman to. May nabibili nitong spacer. Kapag masira na yan lahat, dumidikit na yan sa sunog, bumili kayo nitong ito. Mura lang to, 15 lang yata to eh. Meron na siyang washer. Spacer washer, plastic. So, makapal tong stator natin, lagyan nyo ng additional na pwede nyo yung baliktarin dahil malaki yon. Yung washer na naka, yung washer na original, pwede nyo yung baliktarin. Ilagay nyo ito. Mas malaki siya konti. Yan. Pero okay naman yun kung hindi nyo baliktarin. Yan. Ito yung rear. Ito yung front. Shafting. Ito guys, hindi ko sinabi sa inyo yung stack up ha. Yung mga stack up na bushing at saka shafting. Hindi ko sinama dito eh. Matagalan tayo eh. Puntahan lang nyo yung Yubs repair playlist ko. May i-click lang yung link. Nandun yun. Yung bushing and shafting replacement. Meron ako doon. Puntahan lang nyo yung link noon guys. Sa Yubs repair playlist. Tungkol naman dito sa stack up na shafting bushing. Yun. Magdagdag tayo ng
spacer dahil nga makapal yung nabili natin. Ito guys, tip ko na lang sa iyo, nandito na kayo. Kapag nakita niyo itong shafting na may gasgas konti, may gasgas lang ha, gasgas konti lang, lihain niyo ng pinong-pinong liha, 2000 grid. Lihain niyo. Ito niliha ko na to dahil may nakita akong kaunting gasgas. Yan. Yan ang nag-cause ng stock up ng bushing. Ito, may bushing ako dito. Yan. Yan. Kapag malalim na ang gasgas dito, guys, palitan na ninyo ng bushing. Kasi gasgas na rin yung bushing. Ito. Yun ang tip ko sa inyo. Kapag mababaw lang, lihain nyo ng pinong-pino. Pero kung malalim na madala pa sa liha, lihain nyo ng yung magaspang na liha, yung mga 240 grade, saka finishing nyo ng pinong-pino. Kung madala pa sa, madala pa yung shafting. Kung hindi na madala yung, malalim na talaga ang gasgas nito sa shafting, magpalit na kayo ng shafting. Wala nang remedy doon. Kahit magpalit pa kayo ng bushing, mag-stack up pa rin yung panyo, yung shafting ng electric panyo. Yun ang tips ko nyo. Pero meron ako doon sa videos ko, i-click lang yun yung link ng kuan ko, Yubes Repair Playlist. Nandun yun. Siningit ko lang yun dito kayong mga iba na dyan na hindi kuan. Yun. Nalagyan na natin ng additional. Lagyan nyo na ngayon ng lubricant. Yung oil ng makina na may nabibili kayo o may makina kayo doon, wag yung grasa dahil makuan yung grasa. Lagyan nyo to. Yan. Bago nyo ibalik. Tsaka ito. Lagyan nyo ng kuan din to, oil. Kasi nabuksan na eh. Kailangan magtagal na to. Yan. Lagyan nyo ng oil, lubricant. Yan. Balik na natin to guys, ito. Isa pa, kapag nagbaklas kayo ng motor, lagyan nyo ng marking para di na kayo maghanap pa nung saan magkatugma. Isang tip pa, kumuha kayo ng marker bago nyo baklasin tong motor. Para hindi na kayo magkuhan, lagyan na lang nyo ng marking saan nakaharap. Yan. Yun na yun. Pag binalik nyo, hindi na kayo maghanap-hanap pa. Hindi na kayo maliligaw. Ito, nilagyan ko na to. Yan. Saka ito, yung stator. Kapag stator, huwag niyong baliktarin yung stator guys ha. Pag mga electric pan, huwag niyong baliktarin to. Ito yung sa loob. Babaliktad ang ikot nun. Babaliktad. Counterclockwise. Sa mga electric pan, sa labas to guys. Sa rear. Bandang rear. Sa likod. Ay, hindi. Yan guys. Hanapin mo lang yung marking mo para hindi ka na malilito. Ah. Kailangan lagyan natin ng wire.
Kasi lagyan pa natin ng additional na kuan, guys. Yung kunundim natin na common. Kaya bago nyo ibalik, i-check nyo kung anong dapat ilagay para hindi magkuhan. Hindi na kayo magbaklas pa uli. Lagyan natin ng wire to, guys, dahil nasa loob eh. Lagyan natin ng tape. Balutin natin ng tape. Electrical tape. Bago siya lumabas. Pwede rin. Mamaya, ikuan ninyo itong kuan. Pag nakita natin, pag isampak na natin doon sa stand, makikita nyo kung saan nyo lagyan ng electrical tape. Yan, lagyan ko na electrical tape. Minsan sumasabit, guys. Dandahan lang kayo pag... Art? Anak? Mami mo? Oo, nag-text na. Nakatext na. Pasundo. Pasundo na siya? Nako. Dandahan lang nyo, guys, para kung... kuan. Kasi isa pa, itong ganitong housing, pangit to, guys, yung sheet metal housing, madaling makakuan to. Kasi mumurahin lang tong electric pan na to, ito yung madaling makuan yung kuan niya, yung tawag nito, alignment ng shafting. Mahirapan kang magpasok. Lalo na itong nilagyan natin ng siyang kuan. Nilagyan natin ng additional na thermal fuse. Okay daw. Mamaya-maya pa? May magpasundo yung misis ko. Magpapasundo yung misis ko, guys. Bawasan natin. Kasi sumasabit yung kwan eh. Yung tali. Dito lang kayo magkuhan, guys, mahirap kaunti dahil kwanto eh, yung tawag nito. Makapal kaunti yung nabili natin na stator. Yung pagpasok lang niyang makuhan dahil makapal kaunti. Yun. Yan na, guys, naipasok ko na. Lagyan na, ibalik na ninyo yung mga screw. Sabihin mo, mami mo, hindi pa ako tapos. Nabitin ako, guys, ah. Pasapasundo yung misis ko. Sabi niya maghihintay siya. Ah, na ilang minuto na ba ako?
So, 1 hour na ako. Since na guys, kausap ko yung anak ko, Dali. Ito kasi guys, may nut, mga ganito, may nut. Hindi katulad nung mga, yung pundido na casing. Screw lang yun, screw, wala ng nut. Itong, pag ma-electric pan yung ganito guys, huwag na ninyong aksayahan kung malaki ang babayaran nyo, labor plus material. Huwag na ninyong aksayahan pag ganito ang casing. Madaling masira to guys. Bili na lang kayo ng bago. Kasi mamurahin lang to guys eh. Kaya hindi na pinarepair nung senior. Ginawa ko na lang tutorial sa inyo. Pero magagamit ko to. Magtagal pa sa akin to. Kahit mamurahin guys, depende sa paggamit yon. Yan na guys. Huwag kayong mainip guys. Basta kaunting kaalaman, hindi na kayo makuhan doon. Halimbawa na mayroon kayong ipaparepair sa mga repair shop. Meron na kayong kaunting alam, hindi na kayo kasi hindi natin hindi naman lahat na mayroon ding mga hindi honest na repairman. Hindi naman lahat. Hindi na kayo maloko. Kasi alam na niyo yung sakit ng electric pan niyo eh, di ba? Kasi may iba diyan, may iba na kahit konti lang yung sakit ng electric pan mo, kahit nagpalit lang sila ng thermal fuse, magkano lang thermal fuse 15. Sisingilin kayo ng mahal. Kaya mas maigi na yung mayroon kayong alam konti. Eh kung hindi lang konti. Ang konti pwede niyo palaguin, guys. Pag naghigpit kayo dito guys, tapatan. Wag niyo yung kan. Higpitan niyo, tapatan muna. Tapatan muna guys yung screw o yung bolt. Pagkatapos ng tapatan, pwede na ninyong ipaikot. Pwede na paikot, guys. Yun. Tapos lagyan nyo uli ng lubricant. Puspukpukin nyo kaunti para ma-align yung busing. Pukpukin nyo. Sa gilid lang, huwag namang malakas, masisira yung guan. Lalo na ito, sheet metal lang to. Likod. Para ma-align yung busing at saka shafting. Ano guys, umikot na. Yan. Ngayon, balik natin yung pin, yung lock. Dito, sa shafting. Huwag niyong kalimutan to. Balik ko na yung pin lock para sa blade. Okay na. Ngayon, ibalik na natin yung gearbox. Ang tawag nito gearbox para mamaya na kayo sa mamaya ko na kayo sagutin na Hamilton.
itapusin natin to sa reply na lang natin. Okay, sagutin na lang kita mamaya pagkatapos nito. Okay guys. Yun, ibalik na natin tong gearbox. Ito yung swivel ng motor. Nak, si mami mo. Sabi mo, malapit na. Ito, binalik na natin yung gearbox. Huwag nyo masyadong higpitan, baka mabasag, plastic lang to. Lagyan na natin guys dito. Ngayon. Ngayon, papasok to guys. May, kailangan nagyan natin ng kwento, electrical tape. Yung apat, kasi ipasok natin dito to Mahaba pa. Okay na guys. Pwede na yan. Dito niyo sa kabila ilagay guys dahil may kuan dito eh. Yung fulcrum nung kuan, spin, yung swivel ng gearbox. Tanggalin muna natin yung isa. Pasok natin. Guys.
na guys. Kabit na natin yung switch. Ito. Yung power cord niya. Kinabit ko na yung power cord guys. Hindi nyo makikita nandyan. Lobat ako na. Lobat. Naglulobat ako ah. Ito guys. Nalulubat ako guys. Nandali guys. Wala kasing holder yung kuhan ko. Hindi naman pwedeng ikuhan. Landscape. Yan guys. Ito guys, itong switch na to sa kuan. I-connect niyo dito sa isa. Eh wala namang problema tong live at saka kuan ito neutral. Dito natin ilagay sa blue. Blue and red. Papunta sa timer. Ito naman green. Itong green naman guys. Dito sa isa sa power cord na brown. Wala namang problema 'yan, single piece naman tayo. Basta kung nagbaklas kayo, kung saan, tandaan nyo kung anong kulay nung kuan, doon yung isa uli. Pag nag-repair kayo guys, basta isulat nyo. Dito naman sa switch, madali mo namang makita ito eh. Itong blue ang number one. Kikita nyo guys. Makikita mo naman dito. 1, 2, 3. So, itong number 1, blue. Ikabit nyo dito sa white. Yung number 1 naman natin sa speed ng motor, white. Saka, kaya ikabit nyo, blue to white. Blue sa switch, white sa motor. Basta ayusin lang yung electrical tape. Lalo na sa mga live wire.
Ayan guys. Kinabit ko na white blue. Speed 1. Hindi natin mailipat yung cellphone ko guys eh, dahil walang holder kasi yan. Mayroon akong tripod kaya lang hindi pwede dyan. Hindi pwede nakahiga. Yung black number 2 sa motor, kabit nyo white naman dito sa switch. Hindi na siya pare-pareho ng original dahil bago na yung stator natin. Hindi na pare-pareho yung kulay. Tandaan lang nyo guys. Ano, nabuburyong na mami mo? May susunduin pa kasi ako guys. Hindi ko alam. May lakad pala siya alas 10. Susunduin pala siya alas 10. Ay, alas 11 na. Nang schedule ko sa live, alas 10 din. Hindi ko naman pwedeng iwanan kayo. Naka-schedule na yun eh. Ito naman red, number 3. Red din sa switch. Red din sa switch. Kulang. Guys, naikabit na natin lahat. Balik na natin. Ingatan lang nyo na hindi matamaan ang ingatan lang nyo para hindi matamaan ng screw. Hindi matamaan ng screw yung mga wire. O, oh, dyan na. Sambihin mo, parating na. Hindi na natin muna ikuan guys. Kabit ko muna yung kapasitor para matesting natin. Papasundo yung misis ko. Gagalit na. Gagalit na guys. Pag nagkuhan kayo ng kapasitor, okay lang yun, magkabaliktaran.
Para matesting lang natin guys kung gumana yung ginawa natin. Ayaw kong iwanan to na hindi gumana. Kahit hindi na maikabit yung kuan parts. Kahit hindi na ikabit natin yung ibang kuan natin, yung guard blade. Importante gumana itong motor. Sandali lang naman pag palit nun, guys. Sinsa na kayo, guys, may nagpapasundo eh. Yan, guys. Hindi ko muna i-kuan dyan, guys. Testing natin uli kung walang short. Wala guys. Check natin guys. Wala guys. Number one. Yan na guys, oh. Yung stator na to, walang thermal fuse. Nilagyan natin ng thermal fuse. Yung bagong stator. Number 2. Isa kaya itong kapasitor guys, bago to. Okay na guys, gumana na. Number 3. Yan guys. Basta puntahan lang niyo yung kuan ko guys. Yung link nandun yung ibang mga repairs ko. Puntahan lang niyo mga kasenyor na nanonood diyan. Salamat sa panood niyo guys. At sana may natutunan kayo sa akin. At sa susunod, kita din tayo sa susunod. Mag-isip ako ng magandang topic. Ito stator replacement, thermal fuse replacement o additional thermal fuse. Marami pa guys na natin ang dapat nating matutunan. Basta at least mayroon kayong kaunting kaalaman, palaguin lang nyo, palaguin. Basta ingat lang kayo na hindi kayo makuryente. Basta nag-repair kayo, i-unplug nyo yung saksakan. Saka bago nyo isaksak, test nyo kung may shortage. Marama naman nyo kung may tester kayo guys. Okay guys, thank you. At susunduin ko pa misis ko. Thank you guys. Have a nice day. Stay at home. God bless.